Hello mga ka-striker, welcome back to my channel. Mayroon naman tayo ditong angle grinder na ayusin. Ang problema nito ay sira yung kanyang stator. Dalawang piraso, itong malaki at saka yung maliit. Ang brand nito ay Metabo. Kaya ano pang hinihintay natin, buksan na natin ito. Hello mga ka-striker, have a nice day. Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw mayroon tayo ditong dalawang grinder. Itong ang brand nito ay Metabo, itong malaki na to. Yung maliit na yan, Metabo din yan, made in Germany. Galing yan sa isang kaibigan na binigay sa akin kasi sunog yung ano, sunog yung stator, yung rewind niya ng stator kasi nasobrahan sa gamit, nadiina ng todo ba. Malaki-laki naman yung wattage niyan eh. Paso lang kahit anong laki kung hindi tama ang paggamit, sunog talaga. Kaya ayan, babaklasin ko to, tingnan ko kung ano yung kanyang malalang problema sa stator niyan. Pero sigurado ako sunog yung stator niyan eh. Kasi pinagbabaklas niya nung ano yung kanyang AC line, yung kanyang saksak, yung ano niya, cord. Ayan, damage na yung ano niya. Kaya gagawin niyan, papalitan. Papalitan ko na lang, lagyan ko na ulit ng panibagong AC cord. Ito, tatanggalin ko yung kanyang screw at saka yung lock sa guard niya. Tapos bunutin ko yung kanyang armature. Pero bago yan, tanggalin ko muna tong connection niya sa carbon brass. Kung makita nyo, bago pa yan. Kaso lang kasi sa gamit, walang bago-bago. Kung yung gumagamit, ano naman yung nagmamadali ba? Ayan, scrap na lang sana yan. Binigay sa akin ng kaibigan ko, sabi niya sa'yo na kung maayos mo. Sabi ko, madali lang naman yan, i-rewind ko yung ano niya. Pero tingnan ko kung lahat ng kuha niya mamaya, rewind niya sunog, i-rewind ko. Pero kung puto lang yung isang kuan, isang strand or dalawa, tugtong ko na lang kung pwede pang makalkal. O yan yung armature nyo, ito. Tanggalin ko muna itong box ng connection ng stator nyo. Napakunit pa sa switch nyo eh. Ito kasi mga ka-striker, hindi naman to kasi mahirap ayusin yung mga ganito. Kasi kung i-rewind ito, mas madali ito kasi iikot ng iikot mo lang yung magnetic core ko ilang turns. Tapos ibalik, gagana ito uli eh. Yung mahirap lang dito i-rewind yung armature niya eh. Pero kung yung stator lang na yan, madali lang yan. Ito, yan, kung nakita nyo yan, oh, yan sunog yan eh. Pero parang isang ano lang yung nasunog kasi yung pintura lang yata, yung insulator varnish lang yung nasunog yung sa taas. Ito, testera natin kung mayroon siyang continuity at saka kung grounded siya. Ito, mayroon siyang continuity yung kabila niyan.
Tapos ano mo sa body niya, wala namang ground. O, yan, walang ground. Pero wala siyang connection, ibig sabihin may putol. Kasi hindi gumalaw yung pointer ng tester. O, wala namang ground. O, wala din siyang continuity, ibig sabihin may putol siya. Pero yung kabila, okay yung kabila. Kaya, ang gagawin dyan, tingnan ko yung ano na yan, yung naputol niya. Yan, kiskisin ko na lang yan, dugtungan ko din. Dugtungan ko na lang muna, at saka subukan kong obra. Ito, dugtungan ko siya ng magnetic wire din. Subukan ko, i-testing ulit kung may ano na, continuity na. O, meron na. Ano na, pumalo na yung pointer. O, tingnan yung tester. Yan, pumalo na. Sa ground, sa body, wala naman siyang ground. Sabihin, okay siya. Sa labas lang yung sira, yung putol niya. At saka hindi na, ano, sa loob. Ang laki kaya ng magnetic wire niyan. Pero, hindi ko alam bakit. Naputol sa pagkasunog niya. Ito, hinangin ko muna to. Tapos lagyan ko ng kwan. Lagyan ko siya ng shrink tube para hindi siya mag-ground sa iba pa. Ayun, itupi lang ito, tupi lang ito. Pagkatapos nito, lagyan ko din ito ng kwan, ng insulator varnish para magtiba yung ano niya, yung insulation niya. Pangit kasi yung binili ko na insulator varnish, yung hindi clear. Ano to eh. Binili ko to 1 year ago na. Yung red siya do, parang epoxy primer ba. Pero ayos lang yan. At least mayroong insulation. Eh, ganyan din yung nilagay sa ano niya. Sa stator niya na yan. Yan din ang insulator varnish na ginamit nila. Okay na, itago naman natin to para sa sunod naman kung meron naman tayong gagamitan. Ito, itestira natin tong kanyang armature kung walang tama. Wala namang palo yung ano niya, yung commutator sa body ng armature niya. Wala naman. Ibig sabihin, buo yan, buo. Buo ito. Oh, wala siyang ano. Di naman kailangan na marami pang check kasi pwede din naman gamitan ng growler ito eh. Aso lang di naman kailangan kasi maganda naman yung wala naman makita sunod. Oh, tapos ito naman yung malaki kanina. Buksan ko naman ulit ito. Pareho lang sila ng problema nito. Pero madali lang to mga ganito kasi ano lang to eh. Pero matibay itong kuha na to. Tingnan mo. Genuine na kung tayo. Pareho lang din sila ng problema ng mga yan eh.
ko yung housing niya, kontrahan ko para gumanda-ganda yung kunti. Tingnan. Kontrahan ko siya ng sky blue para at least malinis naman, hindi ganun ka parang tingnan mo parang marami. Sana nga obra pa ang mga ito. Kunting bilad lang yan. Pagtuyo niyan mamaya, saka ko na yan ano. Saka ko na ito asimbol ulit. Pagsubukan kung gagana siya. Binaklas ko yung kanyang gear sa niya. Okay naman, magaganda magaganda yung gear niya eh. Yung bearing niya okay naman. Yung laman loob niya mas di hamak na panda kahit luma siya, kahit yung bago ngayon nagawa yung mga gawang insik-insik. Mas matibay ito yung ano niya. Siguro kung yung gamit nito insik-insik ito, wala pang isang oras siguro itong gamit ng may-ari nito, siguro sira. Buti lang ito, medyo may ano eh, may brand eh, may pangalan. Kaya medyo tumagal-tagal siguro ito. Muna natin para pagtapos ko mamaya ng kuhan ng kabit nito, subukan ko din, pagpitan ko lang yung kanyang ano, pagpitan ko lang muna to. Medyo may kamahalan din yung ganitong ano kasi, ganitong grinder. Yung malaki na to, may mahal-mahal din to eh. May presyo din to. Ito na, mga striker, asimbol ko na. Balik ko na lang tong kanyang kwan. Kasi nilagyan ko ng grasa eh, para pang matagala na. Pinuno ko ng grasa yung kwan na, gear na, para hindi siya magkwan. Hindi siya mabungi. Ito, subukan natin. Saksak ko. Para alaman natin kung iba na ba ito. Dito naman tayo maka-striker. Ito yung maliit na naman. Balik na natin itong kanyang stator. Tuyo na to. Binilad ko na ito eh. Balik ko na. Para masubukan din kung obra din kung ginagawa ko. Ayan. Para hindi tayo malito sa kanyang mga connection.
bago tayo magbaklas, picturean din natin para pagbalik natin ng connection kung saan natin tinanggal, doon pa rin natin uli ibalik. Pero kung ganito na lang haros araw-araw ginagawa mo, lagi mong ginagawa kahit hindi mo na picturean, alam mo na rin kung saan mo ilagay. Lalo pa yung mga master at saka mga bihasa sa mga ganitong gawain. Pero sa mga katulad ko na ngayon lang gumawa nito, kailangan ko talagang picturean o kaya tandaan. Pero okay naman, kasi ilang wire lang naman yung connection nito eh. Madali lang naman tandaan. Kaya hindi naman mahirap siguro ito. Ito, sige, buting ito kasi tinalian ko ng magnetic wire yung ano nyo para pagbalik ko hilain ko, marang hindi siya mano. Kaso lang kasi sumasabit yung mga ano nyo, terminal connector nyo. Inaayos ko na lang yung kanyang mga linya. Sabit ko na tong pan niya, yung mga linya niya sana, yung AC cord niya. Ito siya mga kasaker, okay siya, working good. Pwede na natin itong magamit at saka shout out pala sa kaibigan kung ano nagbigay nito. Kay Terpets. Okay mga ka-striker, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood.